Hello guys, good afternoon dito sa Saudi. Ayan, nag-crave ako ng, wala akong mapiling ice cream na masarap sa tindahan. Ito ang naano, paano bang open to? Not feeling well ako guys. Kaya lumabas ako saglit. Muntik na ako inabutan ng dasal. Kasi dito pagdasal dito, sinasarado mga mga tindahan. Kaya nagmamadali ako. Para bang mayroon akong gustong kainin na Wala kasi kung gaano kumain guys ng kanin. Kagabi pa. Kaya parang nag-iisip ako kung ano yung makakapagpaano sa sa panlasa ko. Sabi ko mag-ice cream nga ako. Kahit medyo malamig na dito, guys. Parang mali yata yung nabili ko. Dapat pala yung kinukutsara. Hirap kainin na ito. Maduming kainin. Masayad sa labi. Ito, mabilis kainin. Natutunaw agad. Sarap siya, guys. Ganito ba tamang pagkain nito? Sanay ako yung kinukutsara. Tawa ko dito sa kachat ko.
Madumi pa lang ano to. Dapat pala nakakap na yung binili ko eh. Bilis matunaw. Ah. Nakita mo yung GCash ni ano? Isinend ko sa iyo yung GCash ni Gian. Di ba pinapa-comment yung GCash ni Gian? Gian Diaries. Sinend ko sa iyo kahapon. Hindi, kahapon pa yan. Hindi ka pa, ano, hindi ka pa nag-online. Hindi mo na napansin kahapon. Ano, kakagising mo lang din? Halaw. Kumain ka na. Ganun naman talaga, lahat naman. Alam mo yung kaibigan ko dyan dati sa Saudi? 3 buwan siya nakatenga dyan. Wala yung pera niya. Hanggang sa pinadala na siya ng pera ng pamilya niya sa Pilipinas. Kasi wala na siyang mapanggastos. Ganyan, ganyan naman pag ano, pag exit ka na. Hindi agad-agad dumarating yung ano, yung separation pay mo. No, wala ka na pang gastos. Na. Wala ka na pang gastos. Paano ka itong papadalahan eh? Wala ka ng pera din si Baba. Lagi na lang kami nagtatalo din dito. Baka mahiraman dyan. Saan nakaharap ka mo? Sa bubong? Ay, naku, ang dumi kainin ng ice cream na to. Sinabi ko naman kay ano, pag uwi mo, pagdating mo na sa Pilipinas yan.
hiram kaya kita kay ano? Diyos sa mag-asawa dyan sa Jeddah. Bus na wari mga stock mo dyan. Ah. Bus na mga stock mo. Sarap mo. Alak nga, madodoktor pa ako eh. Ayaw mo wala yung sakit ng pason ko eh. Buti nahiyan ko yung gamot na binigay sa akin.